Kasong isinampa laban kay Police Major Alan De Castro ay mahina raw base po sa obserbasyon ng isang sikat na radio broadcaster na sa ngayon po ay isa ng congressman na walang iba po si Congressman Erwin Tolfo. At yan po ang ating alamin. Pero bago po yan ay welcome back ulit dito sa Rapido TV. Kumusta po ang lahat? Naway nasa mabuti pong kalagayan. Palagi lang po tayong mag-iingat saan man po tayo naroon. At ito na nga mga kaibigan, sa video po nating panuurin ay masaksihan po natin ang paliwanag din po ng isang abogado tungkol nga dito sa sinasabi ni Congressman Erwin Tolfo na parang mahina raw itong kaso na sinampa ng mga PNP laban po dito sa kanilang kabaro na yun nga ang kaso na illegal detention saka yung kidnapping. So alamin po natin ang lahat na yan, panoorin po natin ang video na ito. Ko lang po ang inyong opinion dito sa nawawalang yung beauty queen na si Miss Camilo na sinampahan na raw ng CIDG ng kaso na kidnapping and serious illegal detention. Ang tanong ko po dito, Attorney Vidal, paano tatayo sa korte ito kung sasabihin lang serious illegal detention and kidnapping kung wala naman pong maipresenta na individual or body to say na, di po ba pwedeng sabihin ng defense lawyers na how can we, my client, be charged, Your Honor, of kidnapping and serious illegal detention when the individual is not in our possession? Yun. Paano ito? Parang medyo mahina yata, Attorney Vidal. Sa aking palagay, talaga namang medyo napakahirap. Oh. Kasi serious illegal detention, ibig sabihin po, meron kang taong hindi mo pinalabas at wala kang karapatan na ikulong siya. Yes, sa mga, kaya po dapat mo ay merong magsasabi na talagang kinidnap po, ikinulong ng laban sa kanyang kalooban. Aha. Kaya medyo napakahirap po kung circumstantial evidence lamang ang magiging basihan ng pagpapail na kaso na yan. Oo. So dapat ho, may proof of life, ika nga, na talagang kinidnap siya or illegally detained. Tama ho ba? At masamang sasabi, Congressman, na talagang ako ay kinidnap at ako'y hindi, ako wala siyang karapatan, ay kulong ako. Yun. So, para rin pong sa kidnapping. So ibig sabihin ito, Attorney, these charges will not stand in court against the suspect, against the policeman who is the boyfriend and two other associates. So medyo mahirap tumindig sa korte ito. Opo, mahirap pong tumindig sa korte kasi hindi po natin pwedeng pangunahan ng korte. Ngunit ang masasabi ko lang po ay ang file po kasi ng kaso sa ating batas ay probable cause lamang sa prosecutor's office. Ano po ba yung probable cause? Mm. Kung there is a reasonable reason or there is a reasonable reason na ang tao na kina-charge mo ay baka siya ay may ginawang crime. Yun po ang bubble ko sa ating batas. Kaya pwede pong magsampa po ng kaso. Pwede pong umakyat ang kaso. Ngunit nasa korte na lang po, kung paglabas nila ng ebidensya, ang korte na ang magsasabi na hindi guilty or not guilty. Pero sa ngayon po, ay pwede pong masampahan siya ng kaso dahil probable cause nga lang po ang ating But what I'm saying, Attorney Alice, medyo mahina. It's not airtight yung kaso laban doon sa mga suspect, allegedly the boyfriend who is a cop and two others, because of course the court will say, the judge will ask the prosecutors, di ba, paano nyo nasabi na nasa kustodiya nila, nasa kanila yung victim? Sasabihin ng defense lawyer, wala ba ebidensya ba kayo? Ang nasabi lang hearsay na sumakay sa kotse, duguan, transfer, di po ba, Attorney Alice? So parang medyo mahina. Tama po yun. Kaya lang po, baka po may DNA exam na ilabas. Ayaw, o kaya, DNA. Kung pa DNA, kung sa bahay o sa lugar na pinagkulungan, ay merong basihan na makita dapat nila ang lugar kung saan ikinulong at doon ay makita ang DNA ng
ng nawawalang beauty queen at ng inaaksahan, at ganun din po ang ano, ang mga testigo na talagang ipinasok doon. May dalawang testigo na yun na nagsalita, attorney. So pag tagpi-tagpiin lahat itong circumstantial evidence na ito, pag lumusot yes, yan, pwede. Eh maglalabas ng warto para sa korte, parang ganon. Yes po, okay. Pwede po yun. Yun po ang ano, yun po ang ating maging basihan. Kaya dapat po kung saan lugar pinulong o pinatay o anuman, ay sorry po, ay kung saan lugar po nangyari at nakuhanan ng DNA o ebidensya at nakita doon na mayroong basihan na nandoon ang dalawang taong ating dinidemanda at ang taong at ang beauty queen, pwede po yun. Siguro po ay circumstantial evidence. Ang circumstantial evidence naman po ay dalawa o tatlong bagay na pwedeng pagdugtong-dugtong na po yun upang magkaroon ng ating masasabi na talagang merong krimen na nangyari. Yung pong statement, yung pong testimonya ni Miss Camilon na nakipag-usap doon sa asawa ni Major. O, yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major. Pwede bang gamitin ebidensya din yon? Ano? Oral. Pwede po. Oral evidence. Substantial evidence po yun na may motibo. Pwede din yun. Motibo po yun kung bakit niya gagawin yun. Pero hindi po yun masasabi na yun ebidensya na may ginawa siyang claiming. Yun. Alright. Okay. So ayan po mga kaibigan, no? Narinig po natin ang paliwanag din po, no, ni Attorney Alice Vidal, no, patungkol nga dito po sa obserbasyon ni Congressman Erwin Tolpo na mahina nga itong kaso. So base na rin po kay Attorney, talagang mahirap po mga kaibigan, no? Mahirap din po talaga itong mapatunayan ang kaso na ito na isinampa nga ito pong illegal detention at saka itong kidnapping. Dahil nga sa isa po dito ay wala naman po talagang nakakita na ikinulong nga itong si Miss Catherine Camilon, no, ni Police Major Alan De Castro. At yung pong mga witness na nakakita, no, na binuhat nga itong si Miss Catherine Camilon, or actually hindi naman po sinasabi, no, na talagang si Miss Catherine Camilon po yung binuhat, isang katawan po ng babae na duguan, no, ang binuhat na tinatransfer nga doon po sa isang pula na si RB, mga kaibigan, no. So hindi talaga namukhaan, no, ng mga witness na talagang si Miss Catherine Camilon po yung nasabing duguan. Kaya nga ay gagawa po ng DNA test, no, doon po sa nakuha na buhok at saka yung may mga dugo po, no, na nakuha doon sa nasabing sasakyan. Pero ang kaso po kasi ngayon na isinampa nila ito pong illegal detention saka itong kidnapping, na sabi nga ni mismo ni attorney na parang mahirap po dahil kung atin po talagang susundin ito mga kaibigan, hindi nga nakita na itong nawawala po, no, na si Miss Catherine Camilon, na siya sana ang sabi nga ni attorney na magreklamo na kinulong po siya nung isang tao. Pero paano po siya magreklamo na hindi na nga siya nakikita, mga kaibigan? So parang mahina po yung sinasabi na illegal detention, no? Except na lang po kung yung lugar talaga na dinalhan, doon po siya ikinulong, ay alam po at nakunan po ng mga fingerprint at saka DNA, yung kung may mga dugo po doon, may mga buhok, no, magunan po ng sample para mapatunayan na kinulong nga siya talaga doon po sa isang lugar, diba, mga kaibigan? At yun nga po ang
pahayag din po ni or talagang sinasabi po ni attorney, no? Yun po ang kanyang explanation po dito base na rin po sa kasong illegal detention. At dito naman po sa kidnapping, yun po ang isa talagang mahirap kasi sabihin na kinidnap po itong si Miss Catherine Camilon dahil wala naman pong nakakita na pwersahan po siyang pinasakay na para po ay madala ng mga tao na sinasabing kumidnap na ito nga sila si Major Alan De Castro. So, para sa akin din po mga kaibigan na talagang mahina po siya kung itong ating mga pinpe, wala po silang hawak talaga na matibay na ebidensya. Pero hindi po natin alam talaga no, kung itong ating mga PNP na nagsampa nga ng kaso laban nito sa kailang kabaro na mayroon po silang hawak na ebidensya. So yun lang po talaga ang pag-asa dito sa kasong ito. Dahil ay hindi po man po siya makasuhan ng ibang kaso except po dito mga kaibigan dahil nga hindi pa man po nakita itong si Ms. Catherine Camilon na kung sakali na buhay pa ba siya or masabi natin na wala na dahil matagal na din po, no? Isang buwan mahigit na nga mga kaibigan pero siyempre umaasa pa rin po tayo at pagpadasal po natin na buhay pa po siya, no? Tinatago lamang na sana po ay makalabas po siya sa lugar kung saan po siya tinago at siya na po mismo ang magreklamo dito po sa ginawa sa kanya. At siya po ang talagang makapagturo sa tao na utak sa pagkawala po niya nito pong nakalipas na isang buwan na po, mga kaibigan, no? At yun na nga, ang sabi po ni attorney, kung probable cause lang po ang pagbasihan po, eh baka meron po na makitang probable cause. Ang problema lang po, pagka nandoon na po sa korte, ay maipanalo kaya ang kaso na yan. So yun din po, no, mga kaibigan. At base naman po doon sa sulat o sa message, no, ni Miss Catherine Camilon doon po sa asawa mismo ni Major na pinaalam nga niya na mayroon pong kalagoyo itong si Major. Ito po ay pwede pong gamitin na isang ebidensya din po, no, pero doon po sa motibo. Sa motibo na baka doon po ay nag-trigger itong si Major Alan De Castro kaya po ay napag-isipan po niya ng masama itong si Ms. Catherine Camilon dahil nga nabuking na po siya doon sa kanyang asawa na mayroon po siyang kalaguyo, mga kaibigan, di ba? So, pero sa ebidensya na gamitin po sa pagkawala dito po kay Ms. Catherine, parang mahirap po na gamitin siya, mga kaibigan. Doon lang po siya sa motibo ang sinasabi, no? So, parang kailangan po talaga na matagpuan itong si Ms. Catherine. O kung buhay man po siya, dapat po ay lumitaw po siya. Kung talagang wala na po, no? Sabi ko nga, tinagdasal pa rin po natin na buhay pa po siya pero siyempre ay nandoon na rin po yung tinpong naiisip na wala na nga siya dahil sa isang buwan mahigit na po mga kaibigan. So kung wala na po siya, na sana po ay matagpuan man lamang ang kanya pong bangkay. At doon din po sa bangkay ay pwede pong makakuha, no, ng mga ebidensya. Fingerprint, autopsy po ang nasa bangkay. Kung mayroon man po, no, mga kaibigan, kung talagang wala na po si Ms. Catherine Camilon. So, yun lang po ang ating masasabi ngayon, mga kaibigan, no. At sana po ay ang hustisya po talaga dito po kay Ms. Catherine Camilon ay makamtan po, mga kaibigan. Parusahan po ang mga tao na talagang gumagawa po nito. At siyempre, wala naman pong iba talaga na maituturo po na person of interest kung hindi ito lamang
siya Major Alan De Castro at siyempre meron po siyang mga tauhan, no, na tumulong sa kanya paggawa po sa krimen na ito ng pagkawala ni Miss Catherine Cabilon. Na sana po ay makamtan po ang tamang hustisya po dito, mga kaibigan. Alam po naman natin, hindi po basta-basta itong suspect ay isa pong major ng pulis. So, marami din po itong kapit, no, na mga ma-influensyang tao, mga kaibigan. Basta para sa akin po ay pagdasalan lang po natin, mga kaibigan, na makamtan po ang hustisya dito po ni Miss Catherine Camilon. At sa kanya pong mga pamilya ay sana po wala po, hindi po sila mawalan ng pag-asa na mabigyan pa po ng hustisya ito pong pagkawala ng ilang anak or makabalik pa na buhay sa kanila po ang kanilang anak na si Catherine Camilon. So yan lang po, mga kaibigan, ang atin pong masasabi sa ngayon at ako po muli, no, ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pag-subaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video, mga news update, no? Yan. Sa atin pong masugid na mga supporter dyan, no? Sa mga solid supporter, ayan, maraming salamat po sa inyo, Mama Sir. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, pakilike naman po. At maaari din po ay pakishare na rin. Maraming salamat po sa ating mga kabayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW. Ayan, palagi lang po tayong mag-iingat. Saan mo po tayo naroon? At see you po sa next video ko. God bless all of us. Ingat ang palagi.